San Jose Season na sa inyo'y muling nagbibigay ng isang magandang hapon dito sa programang Ipaglaban Mo. May mga nangyayari sa ating buhay na hindi kagustuhan natin. Gayunpaman, nakukuha nating tagapin ang mga ito. Ngunit may mga taong malapit sa atin na kung minsan nahihirapan at sadyang hindi matanggap ang mga ganitong pangyayari. Maraming mga dahilan kung bakit hindi nila matanggap ang mga ito. Maaaring dahil sa masyadong napakasakit o napakasama nito. O maaari ding dahil sa nangyari ay naglaho ang kanilang tiwala at respeto sa biktima. Diyan umiikot ang ating kasaysayan ngayong hapon na pinamagatang Walang Sala. Panoorin po natin. Ikaw ang pag-asa, nasa'yo ang ligaya. Sa piling mo, sinta di ang pag-usa. Tulog ka na para pagka-uwi ng bahay, gusto mo kang kulay. Bar, sandaan sa akong pala yan. Sandaan? Halo dun sa 130. Ito, 130 na. Laki na ng pera mo sa akin. Pare, kapag naibawa siya sa utang ko, wala rin matitira dyan. Ang mahalaga, umiikot ang pera. Sa ilang umiikot ang pera. Sa amin, wala. Iba talaga ang tao kapag kami puhunan, oh. Iba naman, oh. Kontintis lang. Lahat naman ng tao nag-umpisa sa maliit. Tapos, balang araw magkakaroon ka rin ng ganito. Kasi tiyaga lang. Mukhang tuloy-tuloy ang swerte mo sa buhay, ah. Kailan mo naman kami ambunan ng konti dyan. Kasi pasensya lang. Darang hindi ng swerte mo. Salamat! Ano ba dali? Sisip-sip yan ah! Mamix to! Ayan! Gas
Babalik na lang ako, ha? Ayaw mo sumalo sa amin? Hindi na. Sige, bro. Yeah, balaw! Sandali lang. Kumain na kayo, di ba? Oo. Bakit napakarami yata niyo para sa akin? Nag-iisa lang ako. Kasi alam mo, meron tayong konting selebrasyon. Ha? Oo. Uy, selebrasyon? Oo. Ano selebrasyon? Len, di ba? Gusto mo na magkapatid? Opo, inay. Teka muna. Ano? Ako. Huwag mo akong bibiruin. Bakit? Sino nagbibiro? Wala na? Ha? Wala biro? Wala biro! Oh, oh, ako! Ako! Sigurado ako! Lalaki yan! Di ba lalaki? Oo! Oh, oh. Lalaki yan, di ba? Ikaw naman! Ha? Sige na! Sige! Upo ka! Sige! Teka! Lalo ako ginaganda kumain eh! Makain tayo! Sige na! Okay. Kumain ka na ng marami! Pero! Magtitila ka ng kuwate para sa bisita natin, ha? Bisita? Bisita? Kasi dumating ang kapatid mo, si Rene. Kaya lang hindi makapasok dahil kailangan daw paalam ko muna sa'yo. Masya. Len, tawagin muna tiyo Rene sa labas, ha? Bye. Tama naman maganda yung tao, ha? Andito na po, Inay. Kuya, kamusta ka na? Bakit nandito ka? Eh, baka pwedeng sa inyo muna ako makituloy, kuya, dahil wala akong pupuntahan, eh. Bakit, ah? Sawa ka na ba sa paglalayas mo? Hindi naman ako nag-layas, kuya. Hindi ko nang matiis nun, kaya pumunta ako kina Tio Cedes. Eh, marami na silang anak eh. Kaya masikip na sa kanila. Kaya naisip ko, babalik na lang ako sa'yo. Lumayas ka nun dahil hindi ka makatiis. Ngayon, babalik ka naman. Dati pa rin to. Walang pagbabago. Pareho pa rin ang patakaran ko. Dito, hindi patas ang laban. Naintindihan mo? Sige, tatanggapin kita. Tanda mo isa lang ang rason. Dahil sa anak ka ng ina ko. Huli ka na. Kain na. Kain na tayo. Ano sarap dito? Ha? Rene, sige, kumain ka na. Dito. Pala ang pagkain na tinira ko para kay Rene, pinakain sa mga tauhan mo. Wala siya. Umapanis. Eh, lalagnat yung tao eh. Paano naman makakakain sa oras? O paano? Maghapong nagbuhat ng sako dun sa kamalig kahapon. Sobrang siguro sa pagod. Tiga muna eh. Bakit ba kailangan ko pa manimbang sa kanya eh? Nakikitirap siya sa bahay ko. Masyado ka naman yata kay Rene. Kapatid mo rin siya. Teka, nakakasiguro ka ba? Nalahiyan ang iba yan. Oh, ba't ka na bumangon? Diba masama pakiramdam mo? Eh, ate, si Lelen eh. Nag-aya sa batis. Mag-swimming daw kami. Pwede ba? O sige, wala namang gagawin to dito eh. Swimming ka, ha? Kaling ganito. Hindi pwede. Rene, tandaan mo, nakikitira ka lang sa bahay. Dapat alam mo hanggang saan ka lang. Alam mo ang lugar mo. Naiintindihan mo ako? Isensya ka na, kuya. Akit na muna kayo. Gaspar, binabastos mo na yung tao, ah. Karina, pwede ba? Huwag mo na akong question. Hindi ko pa rin siya napapatawa. Ang kasalanan ng ina, hindi kasalanan ng anak. Kasalanan pa rin niya.
nagkasalanan siya dahil siya ang bunga ng lahat ng pangyayari. Magsalita ka parang, wow, alam mo! Nandun ka ba nangyayari yun? Ako nandun ako, kitang-kit ng dalawang mata ko! Alam ko lahat ng pangyayari. Habang nanay ko nakikipagkita sa ibang lalaki, may kinakasama ang ibang lalaki, nandun ako nakikita kong pagtutok sa kita. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Alam mo ba, patuloy pa rin ang tatay ko. Mabait pa rin nga siya. Hindi ko sa pangnanay ko na ititigil. Pero nanay ko, wala. Patuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Hanggang hindi naman kayanan ng tatay ko. Alam mo, minsan nag-away sila. Sa sobrang galit dati ko, pinagasaksak na. Ang kita ko yun. Ikaw ba, alam mo, pakiramdam mo? Pasok ko sa labang kwarto, nag-iiyak ako, nag-iisigaw ako. Hindi ko alam kung ano gagawin ko eh. Ang tatay ko nakita ko nagbitte! Ang resulta, yan! Ng lalaking yan ang naging resulta! Kaya patuloy nakikita ko siya, naalala ko nangyari doon! Bata lang siya, wala siyang alam. Anak, kita kasalanan. Matubuti kung namatay na siya kasama ng ina ko ng pinapanganak. Nang hindi na bahira ng matimili ko pamilya namin. Madumi ang dugo sa ulit niya. Wala ako nun. Kahit kailan man, hindi ko mapayagang mabahira ng dugo ng pamilya ko. Sana magpapasensya sa kuya mo, ha? Minsan nga, eh. Hindi na ako makatiis. Tatakot kasi akong lumayo, eh. Wala kasi akong pupuntahan. Hayaan mo, magkakasundo rin kayo nun. Bakit naman kasi ako pa nagdadala ng kasalanan ng nanay ko, eh. Ano? Kamusta ka na dyan, Lenlen? Ayoko na malamig na eh. Lalamig ka na? Ginawin ka naman pala eh. Halika na. Oh, sige na, Rene. Uwi mo na muna yan. Eh, paano ikaw? Hindi, sige. Tatapusin ko pa to. Ang dami pa eh. Mauna na kayo. Isa mo agad ah. Baka magkasakit. We'll be right back.
maraming swerte sa buhay si Gaspar. Kailangan namang makaambos ako. Gaspar, buntis ako. So, maawa ko. Wala rin, pakilang. Walang makakala nito, ah. Lalo na yung asawa mo. Baka walang hiya. Hayop ka. Humapatay ako ng tao, Karina. Diyawag mo kong ahamunin. Papatay kita. Dito ka na muna, kasi ba lang kami. Ang tagal naman ni Nanay. Darating na yung alay ka, masyado kong nainip yung bata ka. Ano nga sa'yo? Ha? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit? Nanay ako. Nino? Sino nga nga sa'yo? Sino? Sino sa'kin? Sino? Si So! Kinabasa ko ni So! Kuya! Makita dugo ang ate! Napapaano na. Magsalita. Hindi nga din ang sinasabi ng doktor. Mas malak ka magalit sa akin. Wala akong kasalanan. Ayon sa resulta ng eksaminasyon, ay ligtas na ang bata. Ang kailangan mo, Mrs., ay konting pahinga na lang. O sige, aalis na ako. Pupunta. Mag-aala dito ka lang. Hindi ka maano rito. Mas marungo ko iwan. Wala akong kasalanan. Okay ka lang dito. Sige na. Pasok! Anong ginagawa niyo rito? Kaya po ba si Socrates Balate? Ako nga. Kailangan sumama ka sa amin. Bakit ako kailangan sumama sa inyo? May warrant po kayo. Warrant? May reklamong rape ho laban sa iyo. Hindi ko alam ang pinagsasabihin ninyo. Wala akong kinalaman dyan. Sa presinto ka ng paliwanag. Wala akong dapat ipaliwanag ho sa inyo. Sumama ka na sa amin. Sumama ka na, mas mabuti pa. Hindi, wala akong kailangan. Wala akong dapat paliwanag. Sumama na ako kayo, mas mabuti pa. Sige, pwede mo yung damit. Hindi pa naman pinasasabihin ng babae yun. Wala siya! Sinungaling ka! Ang sabi mo, may inaakit ng ibang lalaki at ako ang pinagbibintangan mo! Sinap ko lang mo! Huwag 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 mo! Balita ko, bait-bait ng babae mo. Di pala. Matagal lang ng kalab, hindi pala yung lalaki na yun siguro, no? Babae, kaya pala natin nakaway ng lalaki. O kayo, ano ginagawa niyo rito? Wala mo ibang bagay na pwedeng gawin kasi mag-chismis! Mag-chismis! Gawin natin, ha? Magkulong na rin sa loob ng bahay, gano'n?
napakaya ito nangyaring ito eh. Tayo pinag-uusapan ng buong bayan, alam mo ba yan? Hanggang kasulok-sulok ng bayan ito. Napeste raw ako. Ano ba akala mo sa atin? Hindi nahihiya sa nangyari. Kung meron kong taong dapat mahiya dito, ako yun. Then ako yung naabuso. Alam mo ba naliliit ako? Mabuti pa. Mabuti pa saan pinatay na lang niya ako para wala kang kasama dito pinagdidirihan. Di ba nandidiri ka sa akin? Katulad ng pandidiri mo sa nanay mo. Pero itong batang na-assassin na puno ko, mula ito, dapat bigyan ko ito ng halaga. Ano ba pinag-usapan doon? Ano ba sinasabi nila? Ito yung batang yan. Yung masamang mangyayari dyan. Paglabas daw niya yung abnormal. Kasi na dumi yan. Huwag niya sasali kung pata wala siyang kasalanan. Wala kasalanan? Kasi hindi kasusyo ko kaya. Hindi ako. Hindi ako maruming babae! Huwag mo sasabihin yan. Huwag nakikita kita. Alam mo kung nanandaman ko. Naaalala ko sa pertensya. Naaalala ko yung ginawa niya sa'yo. Hindi ko malaman eh kung anong gawin ko eh. Kung malaman mo. Pati ka pala kabihis. Lika na. Hindi ako makasama sa presidio. Wala akong mukhang iharap sa mga ganyang kaso. Ikaw na lang. Aaron, samahan mo ako sa munisipyo. Eh, ate, huwag ka nang tumuloy. Galing ako sa labasan eh. Nakatakas na si Socrates. Ha? Paano nakatakas yun? Eh, hindi ko alam eh. Sasadyahin ka nga ng pulis ito mamaya para sabihan ka eh. Halika mo na tayo munisipyo. Ngayon, sino mananagot sa'yo? Tinikman ka lang. Mari, si Karina dumarating. Ayan o. Oh. Saan? Ayan o. Oh. Mukha ko sa babaan yan, Mari. Aalis na ako sa lugar na ito eh. Kasi huwag mo na silang pansin niyo. Kami ba pinitatawanan niyo? Wala kayo mukha, umuwi na kayo ha. Pare, oh. Lalaban, oh. Ay! Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo nang patulan yung mga loko-lokong yun, eh. Eh, ako kasi nasasaktan para sa'yo, ate. Nung bata kasi ako, pinagdaanan ko rin yung ganun. Yung buong tinutokso-tokso. Eh, parang bumabalik ulit lahat sa'kin, eh. Laling sakit. Nararamdaman ko ulit. Ha! Dapat lang! Hey! Ito mo nga naman. Bakit na bakit kayong dalawa, alam niyo ba yun? Ang asawa kong taksi. Kasama ang... Uy! Kapatid ko! Na produkto ng kataksilan. Tatayo, tabang.
Ikaw, Karina. Alam bang hindi mangyayari sa'yo yun kung nag-iingat ka? Ha? Oo, oh, baka naman gusto mo rin yung katulad ng inay ko. Mango! Nalikaw! Nasabing kapatid ko, huwag mo nang ipagpilitan sa'yo mo sa bahay. Kasi wala kang pwesto dito sa bahay. Wala! Lalong-lalo na sa puso ko. Aso ang turing sa akin dito eh. Akala ko, sa pagtitiis ko, huhugasan ko ang kasalanan ni Inay. Niluloko ko lang pala sarili ko. Ikaw na nga lang kakampi ko dito eh. Aalis ka pa. Takot ako, ate. Pero aalis ako. Awang-awa na ako sa sarili ko. Awang-awa na ako sa ating lahat. It's a baby boy. Si Gaspar ko, asawa ko pa yung pakitawa. Wala siya dito. Hindi si mama sa ospital. Lalaki ang pangalawang naging anak ni Karina at Gaspar. Ito na sanang matagal na nilang minimithi, lalo na si Gaspar. Isang lalaking magdadala ng pangalan ng pamilya. Ngunit, iba na ang loob ni Gaspar dahil sa nangyari. Para sa kanya, ito'y isang anak na may bahid at marumi ang pagkatao, kaya't hindi karapat-dapat na dalhin ang kanyang apelyido. Kahit na walang basihan ito, ito'y hindi niya maiwaglit dahil nasaktan ang kanyang kaakuhan o ang tinatawag nating pride. Matanong nga kita, ilang libong sako na ba nasa loob? Mga 3,000 na lang. Ay, mga 2,000 na lang, sir. Tatlo ba o dalawa? Dalawa lang, sir. Sigurado ka? Hanyot, bibilangin ko. Bibilangin mo? Pakalaking tanga mo naman. Sige. Sakit ang ulo ko sa'yo, Diyos ko. Bilangin mo. Dalian mo. Sinusweldoan kita para ulit-ulitin mo lang yung mga bagay na sinagawa ko. Kasi ganun ba yun? Kahit sila pong tanghalian nyo. Salamat, Ana. Bye. Kaya malapit na pong bakasyon namin, sigurado po may honor na naman ako. Galing ah. So may honor ka, anong gusto mo regal? Kahit ano po, basta galing sa inyo. Sige. Tay, may sasabihin po yata si June. O bakit? Anong problema mo? Tay, sabi po kasi ng teacher ko, kailangan na po kayo pumunta ni nani sa eskwelahan. Kasi po, may party ng mga magulang. Di, sabihin mo sa nanay mo. Eh, sabi po niya, sabihin ko daw sa'yo eh. Ako, masyado ko maraming ginagawa. Wala akong oras para sa magano. Kayong dalawa na lang na nanay mo. Alam ko na, June. Kami na lang ni nanay pupunta. Di ba? Eh, dapat nga mga magulang.
Kasi dapat dalawa. Anak. Saktan bata ng tatay mo eh. Sige mo naman ako kasi mag-aapon ako na kay Kuya. Ha? Sige na. O ikaw, ano pa tinitingin mo? Doon ka sa nanay mo, baka hinahanap ka na. Dali! Dito at kanina ka pa. June? Bakit mo din inumihin to? Anong ginawa mo kay tatay? Naku, magagalit si itay. Lagi naman siyang galit eh. Tsaka hindi naman niya ako mahal eh. Lagi niya akong pinapalo. Eh kasi lagi mo siyang ginagalit. Naku, hindi ah. Talagang ganyan siya. Hindi niya ako mahal. Ate, bakit hindi niya ako mahal? Hindi totoo yan. Ikaw lang mahal niya eh. Ay nako, hindi yun totoo, no? Pwede ba yun? Eh, pareho niya tayong anak. Bakit sabi ng classmate ko, hindi daw ako anak ng tatay? Diyos ko, napauto ka naman. Huwag ka maniwala dun. Buti na lang ate, mahal mo ako, tsaka ni nanay. Siyempre, kasi kapatid kita. O kain na, tara. Hali na lang tayo! Ay, hindi. Para talaga sa'yo yan eh. Nga, hindi, hindi, hindi. Para sa'yo yan. Sige na nga. Kain ka na. Saan mo ito binili? Doon sa may labas. Kain ka na mo. Sa bayan? Anong problema ba't pinatawag niyo kami? Eh, ito po kasi si Junior. Tinuso ko ang mata ng kaskwela niya. Ha? Diyos ko, Junior. Bilan na po sa ospital ng bata at check-up na ito. Nagalusan lang po ang kalukap ng ganyang mata. Hindi mismong mata ang tinamaan ng lapis. Ang kinatatakot ko lang po eh, baka maulit po ito. Kaya gusto ko kayong kausapin. Junior. Ba't mo naman ginawa yun? Kasi po, tinutokso niya ako na anak daw ako sa labas eh. Ginawa po, di ba? Hindi naman. Isutol ka palang bata kasi. Mr. Rigico, pausapin niyo muna ang bata at pangaralan niyo. Tignan ito. Ikaw hindi ka na kontiyano sa pangangaral ko sa'yo. Hindi ka na kontiyano sa palo. Ano gusto mo gawin sa'yo? Ha? Ha? Sa palo? Palo ba? Huwag mo pakilaman! Hindi mo ba naiintindihan? Ang problema ba na? Aamin lang naman may anak siya sa labas. Tapos! Walang problema!
Huwag mong sasabihin dahil alam mo hindi totoo yan. Kung gusto mong respetuhin ka namin, respetuhin mo rin kami. Dito na ba lahat ng gamit mo, Ana? Opo, Inay. Inay, saan po ba talaga tayo pupunta? Inay, saan po kayo pupunta? Bakit po kayo nababalot? Alis muna kami ng kapatid mo, Men. Bakit po? Mahirap ipaliwanag, anak. Pero alalahanin mo, kahit ano nangyayari sa amin ng tatay mo, hindi ibig sabihin na hindi ka namin mahal. Meron lang kami mga problema na kailangan ayusin. Nay, ayoko pong umalis. Paano lang ako? Mer, kailangan namin umalis eh. Nakawawa naman ang kapatid mo. Gusto mo bang maging kawawa siya? Hindi siya bagay dito. Intindihan mo. Ano yung sabi rito? Sa akin pupunta. Ay, ipaliwanag ko sa'yo. Hindi mo naman kami maintindihan kahit kailan. Huwag ka magmalaki. Tingin mo sa akin magulot eh. Kahit saang lupalo, basta re-respetuhin lang kami. Tulungan niya tayo. Nay, kasalanan ko bang lahat? Anak, wala kang kasalanan kahit konti. Kung ano man nangyayari sa atin ngayon, ayokong magagalit ka sa tatay mo. Mahal din tayo nun. Guguluhan lang siya. Hayaan mo, darating din ang panahon, matututunan din niyang maintindihan ng mga nangyari. Pare, ako bahala sa'yo, ha? So, ikaw, uminom ka lang, uminom. Galing mo talaga. Pero pasensya ka na. Wala tayong pulutan eh. Pero hanggang bukas tayo, uinom ha. Oo nga. Oh, inom ba? Oh, yeah. Police, pwede ko bang malaman ko anong numero ng police station? 215-6-8-8-8. Ay, kwento, barbero yung ginagawa ko eh. Hello? Ang police station. Matapos ang 7 taong pagtatago, nahuli rin si Socrates ng batas upang papanagutin sa akusasyon ng paghahalay kay Karina. Mag-isa ako sa batis. Nang bigla niya akong hilain. Pilit niya akong tinaganaan. Nang makatakbo ako, sinuntok niya ako sa tiyan. Puntis ako noon. Wala akong katotohanan ang sinasabi ng babaeng yun. Malayo po ako sa kanya. 3 kilometro po ang distansya ko. May testigo po ako. Para po magpatunay na nagsisinungaling huwi ang babaeng yan. Anong motibo ko? Bakit ako magsisinungaling? Hindi ko alam. Huwag niyo naman po sana ako idiin. Inosente ho ako. Pati ho pamilya ko. Hinihiya po ninyo. Hiniya siya? Hindi ba mas nakakahiya ang nangyari sa akin? Sino ba naman? Sinong matinong babae ang papayag na bulat-latin ng buhay sa isang bagay na gawa-gawa lang? Ikaw, Socrates Palace, ay sinesentensyahan ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkabilanggo.
Wala po akong kasalanan! Nagsisinungaling ko yung babaeng yun eh! Inosente ko ako! Inosente ko ako! Pinakila ni Socrates ang desisyon ng mababang hukuman. Hindi raw dapat paniwalaan ng mababang hukuman ang mali-maling kwento ni Karina laban sa kanyang alibay na wala na siya doon sa pinangyarihan ng krimen na pinagtibay naman ng dalawang testigo. Pero hindi sumang-ayon sa kanya ang Korte Suprema. Sabi ng Korte, pagdating sa kung sino ang dapat paniwalaan, ang mababang hukuman ang higit na may kakayahan sapagkat sila ang nakarinig sa mga testigo at nakakita sa lahat ng kinilos nito. Ang mababang hukuman lamang ang maaaring makakita ng napakanipis na guhit sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan na siyang batayan kung ang isang akusado ay may sala o wala. Bukod dito, walang babae tulad ng isang babaeng may asawa gaya ni Karina ang papayag na lumantad sa kahihiyan at pagsusuri ng publiko para lang magsinungaling, at wala ring babaeng mangangahas na mawalay at makamuhian ng kanyang asawa at pamilya kung hindi totoong siya'y talagang nahalay. Kaya't si Socrates ay napatunayang nagkasala ng krimeng rape at siya'y nahatulan ng reklusyon perpetua o pagkakabilanggo ng hindi kukulangin sa 30 taon. Puntahan ko po si nanay. Papaalam na po ako. Alis ka. Iliwanan mo ako. Kahit naman magkasama tayo, para pa rin tayo nag-iisa. Palagi na lang tayo nag-iisip. Hindi nag-uusap. Ayoko nang ganito eh, tay. Tingin mo gusto ko to? Akala mo ba hindi ko na naisip ang nanay mo? Ang kapatid mo? Anong iniisip mo? Yung galit mo sa kanila? Gusto mo malaman kung anong iniisip ko? Isip ko kung bakit nangyari ito. Bakit ngayon pa? Kailang wala na sila? Kasi sarili mo lang mahalaga. Sarili mo lang mahalaga. Ayaw mo nang nasasaktan. Kaya yung mga tao, silang sinasaktan mo. Bakit ba kung nagsalita ka parang matanda ka na? Sinuturo sa'yo niyan? Pinipilit ko lang malaman sa sarili ko kung anong tama. Itong pag-alis kong to. Itong tama. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pipigilan. Siguro, kasalanan ko ito kaya nangyayari ito eh. Kasalanan ko lahat. Ito nangyayari sa buhay ko ito. Nung mamatay ang nanay,
ka manahitay. Ano gusto yung nanay mo? Nag-alit ako sa kanila. Pero totoo nun, kasamay ng galit ko. Hindi ko kasi mapatawad sa sarili ko eh. Isinig ko yung sarili ko. Kasi wala akong magawa. Kung bakit ko ito'y nangyayari pag ganun pag natal, wala akong magawa. Alam mo yun, hindi ba dapat? Ang isang mali dapat tamayan, di ba? Hindi ko magawa yun eh. Kasi hindi ko natutunan eh. Lahat kasi kami ayaw mong papasukin sa buhay mo. Lagi kami takot na palisin sa buhay mo. Paano ka namin tutulungan? Huwag mong iwan, kailangan ko tulong mo. Ano ka? Sabihin mo kaya pong... Kung sakaling... Matuto kong patawarin ang sarili ko. Respetuhin ang kapwa ko. Sarili ko. Balik ang pamilya natin. Kailangan ka tatawin mo ako. Ayaw ko mawala kayo. Isa-isa na kayo mawala. Huwag mo ang iwala na tao ko po eh. Hindi na takot ako mag-isa eh. Ayaw ko mag-isa. Muli ang pamilya ni Gaspar. Pero ito'y nagkaroon na rin ng lamat. Lamat na pinagmulan ng walang pagtitiwala at respeto sa isa't isa. Pagkawala ng respeto at tiwala dahil sa pagkamakasarili at labis na pride. Kadalasan, ito ang nagwawasak sa pamilya. Kaya't ito'y dapat iwasan. Ang pamilya ang pag-asa ng lipunan. Kaya't ito'y dapat ipaglaban mo. Ikaw ang pag-asa, nasa'yo ang ligaya. Sa
piling mo, sinta at ang pagdurusa. Madilim na kahapon, di ko na alintana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nang bago. Ano ba nang mangyari?